pinakabago sa 150cc scooter market na malakas, ang ganda ng porma, suabe sa features. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo mga Brad, yung motor na pag-uusapan natin ngayon, matagal na to sa scooter market. Ito yung isa sa mga original na maxi scooter na makikita natin ngayon. Marami na to ngayon eh. It was first introduced in the market sometime in 1996. Ito na nga yung Dink 150LX. Tapos in 2011, matagal yan eh. Halos walang galawan yung modelo na yan. In 2011, doon naman na-introduce yung Dink 200. Ito na nga yata yung nakikita natin, yung malaking scooter, tapos may sandagan. At kung hindi ako nagkakamali, nung panahong hindi pa uso ang 4-stroke engine sa Pilipinas or sa mga scooters, isa to sa mga nag-introduce nung diskarte. And then sometime around in 2016, parang hindi na natin masyado nakita yung modelo ng motor na to. Biglang naglabas ngayon, bago pumasok yung 2024, eto na. Ito na nga ang pinakabago sa 150cc scooter category. This is the Kymco Dink R 150. Alam ko, curious na kayo. Malaman ng performance ito. Pag-usapan natin yan habang nagkakape. Yan ang pasigot-sigot pa. Makina agad, pag-usapan natin. Kaya ganyan ang performance ng makina niyan dahil ang motor na to houses an engine of 150cc engine displacement with 4-stroke, 4-valve na rin yan for its price point. That's very impressive. Fuel-injected, liquid-cooled. And because of that, this motorcycle or this scooter can deliver 15 horsepower at 8,500 RPM and also it has an impressive torque na 13.2 Nm at 1,500 RPM. Kung ikukumpara natin yung torque nito versus sa ibang mga na-establish na brand dito sa Pilipinas, masasabi natin hindi nalalayo ang performance nito. Mas lalamang lang tong si Dink R 150 dahil malakas yung engine niya, malakas yung hatak niya, competitive versus its competitors, pero magaan siya. So that puts a lot of factor into the power generation or power profile ni Dink R 150. Sa paggamit ko mismo, napaka-smooth ng transition ng engine, sobrang swabe. Pag nag-throttle ka, respond ka agad. And yun nga, dahil sa fact na magaan siya, hindi siya mahirap gamitin, lalong-lalo na sa mga sudden burst ng speed na kailangan mo, katulad ng overtaking or yung from full stop, you would go, medyo nagmamadali ka, medyo kakaskas kang konti. Napaka-sarap gamitin at napakaganda ng power delivery ni Dink R 150. Road. Grabe, adventure scooter 'to, 'di ba? Dapat masubukan natin yung suspension. All right. What better way to test the suspension sa mga ganitong kalsada? Magraba, hindi pantay, ang semento, bako-bako, eh no, taas baba. Yeah. Eh, ayun 'no. Napa, ikot pa. Tapa, grabe pa. Lubak pa. Lubak. Akit pa ulit. Swabe lang, swabe. Swabe. Yung mga nakikita niyong suspension performance at suspension shots natin, yan ay dahil sa meron na itong dual shock sa likod and telescopic fork naman sa harap.
Una kong niride tong Dink R150. It was a night ride. And alam niyo na, pagdating dito sa ating bayan, medyo may konting-konting lubak na hindi mo talaga inaasahan. At nasubukan ko yung ng suspension nito dahil sa mga lubak ng yon. And I would say, mas napaganda niya yung biyahe ko dahil maganda yung play ng suspension niya. It's not masyadong malambot. It's not too stiff as well. Nandun siya sa bouncy ng konti pagdating dito sa rear suspension natin. So, mas na-appreciate ko yun in terms of medyo malubak na mga kalsada kasi hindi masakit sa puwet, hindi rin masakit sa likod, at hindi masakit sa katawan. Pagdating naman dito, may mga instances na nalubak ako ng bigla-bigla sa ating telescopic fork. Wala naman akong instances wherein napatukod siya or mararamdaman mo yung lagatak na tumukod siya, pero hindi ganun kalambot yung front suspension nito. Kumbaga, in terms of play, mas naglalaro si rear suspension versus the front, but the front suspension is equipped enough para ma-handle niya yung mga biglaang lubak, biglaang humps na hindi naman tutukod yung motor mo. Woo! Adventure! Good sa makina. Dapat equally good ang brakes. Ito. Isa pa, front naman! Front. Yan. Kagat. So, anong nangyayari? Si rear brake, pagdating sa ABS, si front brake, mas may tolerance siya, mas madidiinan mo siya. Ngayon, subukan natin dalawa. Galing tayo dito sa mga mag-raba tayo papreno. Alright. Lakas! Yes, may timpla pa rin ang ABS. Ganda. Pag-usapan natin yung preno ni Dink R150. Sa madaling salita, it's very impressive. Nakita niyo naman sa mga clips natin, di ba? Bakit? In front, we have disc brake. Tapos sa likod, disc brake na rin. So, in terms of stopping capability, maganda at maaasahan yung brakes na. And on top of that, nag-add pa rin si Kimco ng safety feature, which is both the front and rear brakes are ABS channeled. So, kahit na ano ang i-press ko dito sa dalawang to, I have that anti-lock braking system na maaasahan ko para hindi mag-stock up yung preno ko. At pag hindi nag-stock up yan, may iwasan ko yung pag-skid, may iwasan ko yung semplang. Take note lang mga brother, according to my usage dito sa aking bagong-bagong Dink R150, mas kumakagat ang ABS, kumbaga mas sensitive ang ABS if I'm using the rear one. Ito. And yung sa front naman, it's more on talagang kapag emergency stop na biglaan mo talagang napapreno to, dun siya kakagat. So mas may tolerance yung pag-activate ng ABS nito sa harap kaysa dun sa likod. So tip, kumbaga kung magpapreno ka na lang talaga, magme-menor ka, balance na lang yung front at saka yung rear brake para balance lang yung pag-spin ng front at saka yung rear wheel mo para again, mas safe tayo. And speaking of balancing yung spin ng rear wheel, this motorcycle is also equipped with traction control system. Ano nga ba yung traction control system? Ito lang naman yung functionality ng motor na nagmo-modulate sa ikot nung gulong natin sa likod para maiwasan yung overskidding, lalong-lalo na kapag hindi na masyadong nakasayad sa lupa yung ating rear wheel. Iko-control niya yon para hindi mag-overspin, at pag hindi ka nag-overspin, mas may iwasan din yung aksidente. So, really, really huge addition. Sobrang big deal ang pag-add ng ABS front and rear at saka ng traction control system dito sa motor na to. It's all incorporated para sa safety nating lahat. So again, for a 150cc scooter, it's very impressive na lahat yun incorporated na dito. Mind you, the traction control system can be turned off and can be turned on. Dahil alam nyo na, etong scooter na to, this is more of an adventure type eh. Diba? Pwede mong dalhin sa light off-road, hindi yung hardcore ah, light off-road, medyo tabing ilog, medyo unpaved yung mga hindi sementadong daan, kayang-kaya. Kung gusto mo medyo ilaro ng konti, you have the ability to turn off the traction control system para mas ma-enjoy mo. But nonetheless, impressive specs pagdating dun sa kanyang braking capabilities and the traction control as well. Galing ah. Usapang gulong mga brother, sa likod meron tayong 130/70x13. Maxxis na rin to, so branded tires na rin. At pagdating naman sa harap, meron tayong 120/70
by 13. Wala akong pagkakataon na nai-ride to ng umuulan. Fortunately, dahil holiday season, buti hindi tayo inuulan. Pero, pagdating naman sa mga ride ko sa iba't ibang type ng kalsada, yung mga hindi masyadong pantay, hindi masyadong smooth, lubak-lubak, at kahit yung iba medyo mabuhangin. Wala naman ako episode wherein naramdaman ko na dumudulas yung gulong nito. So, in terms of looks, yung kapal at laki ng gulong niya adds dun sa masculinity tsaka yung pagka-muscular nung look niya. And in terms of function naman, makapit yung gulong. Enough for you not to change the stock tires at least for a few thousand kilometers or mileage na may tatakbo mo sa motor na to. And syempre, pag-uusapan natin yung looks, hindi na magpapagigigigoy pa. Unang tingin pa lang, it really has that identity of an adventure scooter. Ano nga ba yung ilan sa mga matatawag nating factors but natin nasasabi na yung looks na is that of an adventure scooter. Una, meron tong malaking windshield. Maporma, functional as well because it has enough size para ma-minimize yung bato ng hangin sa'yo if you're riding. I should know, na-try ko na yan eh. And meron na rin tong beak na tinatawag kadalasan sa mga adventure motorcycles, even yung mga hindi scooters. Meron na ito, no? Yung parang tuka niya dito sa harap that really carries that adventure branding. And pagdating naman sa ibang factors ng look siya, makita mo yung harap niya dito napakatapang. Kung titingnan mo to sa harap, parang logo ng Decepticon yung nakikita ko eh. So it's very aggressive in stance yung looks niya dito. And then pagdating naman sa mga angulo dito, marami siyang mga angulo na makanto that speaks aggressiveness at saka yung angas ng motor na to. At sa iba't ibang mga part ng motorcycle na to, sa gilid meron din yan. And now, if we move over dito naman sa taas, nagustuhan ko rin yung kanyang side mirror. Hindi siya yung mukhang chippy pie na side mirror lang. Kumbaga, this is a smaller version ng mga side mirror ng mga big bikes ng Kymco. Pagdating naman sa ating side, maginis yung pagkakagawa. Maganda yung combination nung color and then combining it with matte black na ibang parte ng motor na to. O nga pala mga brother, pagdating sa kulay, this comes in blue, in black, and then in white. Pagdating dito sa gilid natin, wala yung gulay board natin dito. Although this part of this scooter adds up naman dun sa bulkiness nung kanyang datingan. Wala tong mga fancy decals or whatever. Basta meron lang tong 150 branding at saka yung embossed na Dink R branding dito sa likod. So, ano yun, naka-embossed. Tapos yung stainless or chrome type. So, just speaks the premium na accent ng motor na to. Sa kabilang side naman, titingnan natin, yung muffler niya, pataas. Dahil kung sakaling medyo meron kang konting-konting river crossing or kahit sa mga baha, at safe dahil paangat yung muffler mo at hindi siya nakapantay dito, mas safe na hindi papasukin ng tubig. Okay din yung muffler cover niya. Talagang na-cover niya lahat. Tapos black na rin yung color. So very mysterious and very aggressive yung stance niya rin as well. And then over here at the rear, nagustuhan ko, ang ganda ito. Isa sa magandang parte ng motor na ito na hindi lagi nakikita. Yung buong taillight assembly niya dito, itong buong to na to, is something that I really appreciate. LED na rin itong mga to, but at the same time, may mga kanto that gives accent, tapos buong-buo, yung likod niya meron. But at the same time, meron ka pa rin separate na signal lights dito. So hindi siya nagtitake up ng space dito. Although ako, siguro kahit nandito yung signal light, okay na rin. Kahit wala na to, I could do away with this. Actually, mas gusto ko pa rin yun. And sa likod, yung sa ating rear fender, yung dito, yung style niya, hindi lang siya basta tapalodo na ganun. Parang yung beak pa rin nung nasa harap. Parang ganun pa rin yung style niya. So talagang hindi lang basta-basta pinag-isipan yung disenyo. And just like what we have noted, yung kapal ng gulong neto also adds up dun sa overall look nung pagka bulto ng motor. So, overall, this version of the Dink is, masasabi natin, medyo malayo na versus the older versions, yung Dink 150LX back in the 90s at saka yung mga early 2000s na Dink 200. Dahil yun, mas mga mababait pang tingnan yun. It's more on elegance. Ito, parang mas palaban, mas adventure, and updated na at mas modern na yung
design. Alright, features naman tayo mga brother. I'm sure curious kayo dahil bago to eh. Wala nang pag-igigigigoy pa. Umpisahan na natin. Digital panel natin. So meron siyang tatlong parte dito mga brother. And when we turn it on, you can see all those indicators, lahat ng mga indicator tulad ng traction control, ABS, lahat na yan nandyan. And then, yan yung odometer natin. And then the control for the odometer, wala dito. Which is good, very handy dahil nandito sa right hand natin yung control nung ating panel. Ay, no? So I can shift it from trip to actual odometer to the voltmeter. So mga brother yan, may voltmeter yan. Kasi mamonitor natin yung baterya. And then, take note, yung RPM reading nito goes all the way hanggang kabilang side. So, kasi nung una, nagtataka ko, bakit hanggang 5,000 RPM lang nakita ko? Pero, nag-i-extend pa rin hanggang dito. So, just take note of that. Kakaiba sa design, it's also unique to its characteristic. And then, we also have the fuel gauge at saka malaki rin yung orosan niya. For some, importante yan. For some, hindi naman talaga. At sa pinakagitna, makita natin yung speedometer. Actually, for the speedometer, it's digital, very plain. It is what it is. Ngayon, pagdating naman sa other features, on top of what we have already talked about, pagdating sa harap, eto, meron tayong charging port. At ang charging port natin, wala sa pocket. Mamaya, papakita natin yung pocket. Eto. Yan. So this, meron tayong USB ready charging port. So maganda nito, kapag nagkabit tayo ng cord natin dito, yan, even if we close it, may space, may very little space para dun sa cord mo para hindi naman mayupi. Ayun o, so may naka-alat na space dyan. So, good. And then, on top of that, pagdating naman dito, meron tayong front pocket. Yan, ang laman ay microfiber. Pero yan, yung ating front pocket. Kasha ang isang regular sized cellphone dyan dahil nasubukan na natin yan. And pagdating naman sa ating gas tank, all we have to do is yan, no? Switch lang natin yan. So you don't have to dismount para lang magpagas. Kasi conveniently, you can open your gas tank using the turning knobs na meron dito. Dahil ang motor na to ay keyless na nga. Ito lang yun. Ayun, bagong-bago pa isusi natin. No? This is it. So keyless, proximity lang ang kailangan natin. All we have to do is get near the motorcycle for us to be able to activate it. Pagdating naman sa fuel tank capacity, impressive talaga ang kapasidad ng motor na to because this can house 10.7 liters worth of fuel. Napakalaking tanke na nun. So given its fuel consumption, ako kasi sa paggamit ko, I was able to get an average fuel consumption of 35 kilometers per liter. Okay na rin yun. Matipid na rin para sa 150cc. But according to Kimco, pwede pa yung umangat to over 37 kilometers. So given that, kung ma-achieve mo yung 37 kilometers per liter na fuel consumption nito, ang isang full tank, given na 10.7 liters to, aabot ng 400 kilometers ang pwede niyang takbuhin. Biro mo, isang full tank, mababiyahe mo ang 400 kilometers. Parang masaya din ipang libot Pilipinas to. No? Yan natin, Kimco, no? Libot Pilipinas ba natin to? Okay, sa compartment naman natin, again, turning knob lang, and that's it. Actually, malaki yung underseat compartment na ito. So, para sa atin, maraming riders, the ultimate test is kasha ba ang full mga helmet? Open face or half face, yun ang subukan natin ngayon. Pisa natin, kuha tayo ng isang open face helmet na meron tayo. Ito, medyo may kalakihan to versus the other open face helmet. Ah. Subukan muna natin. Yan. Okay, sarado, walang ipit, walang gasgas. So goods, kasyang-kasya itong open face helmet ngayon. Subukan natin ang full face helmet to. Bagong-bago, available dito sa One Moto Avenue. Ayan, pasok naman natin to dito. Okay, looks kasya. Oy, yun, medyo hindi natin siya masara. Ibaliktarin nga natin. Ayan. Ito mga brad, kasha ang full face helmet. Pero, just to be transparent, yung mga ganitong size ng full face helmet na gamit natin ngayon, medyo ididiin mo na siya dito para malak. Ayan.
Di katulad ng open face natin kanina, talagang swabe na isarado natin. So, not all full face helmet would fit, pero yung iba, kasha. Pagdating naman sa mga open face, kasha-kasha naman yung mga helmet. But other than that, you can still store jackets and obviously documents, tools, at marami pang iba dahil malaki. Tsaka maganda pahaba eh, yung compartment niya. So marami talagang pakinabang at maraming maigagagay dito. It also has this grab bar. So may definition na rin siya dito, no? Okay, and then pagdating naman dito sa likod, may dagdag na safety feature pa rin dito kay Dink dahil etong dalawa na to, this also yung signal lights natin, this also functions as emergency brake warning. Ibig sabihin, let's say you're speeding up at around 60 kilometers per hour at biglang napabrake ka, bukod sa, syempre, ilaw yung brake lights mo, etong mga signal lights na yan, mag-hazard. So that sends out a warning dun sa sakyan sa likod mo na nag-sudden brake ka, nag-hazard ka bigla, at least mas may iwasan niya at mas may kita ka, dagdag visibility yun na hindi ka naman niya masagpok, mabangga, or masagi. So another safety feature na dinagdag sa motor na to. So overall, jam-pack sa mga high-tech features, jam-pack pagdating dun sa mga functions na kailangan natin. At ang nagustuhan ko sa kanya is practical yung kanyang mga features. Hindi yung kumbaga borgoloy lang, hindi yung basta may sabi, masabi na lang na merong ganito, merong ganyan. So far, the features that were added to this motorcycle are really, at least for me, are really the ones that I use. Kapaki-pakinabang, you know, the charging port, the front pocket, the big fuel compartment. Ah, ito pa pala, kika. Dito, natuwa rin pala ako dito dahil minsan nag-grocery ako. Favorite din to ng aking videographer na si GJ. Akala ko walang utility ho kasi wala ng gulay board eh. Para sa iba, hindi okay. Pero, meron palang utility hook na nakatago. Yan, ang cute, di ba? Pag hindi mo kailangan, o nga naman, just, you know, hide it. Oh. Part lang siya ng design. Di ba? Cute. Sabi ko sa inyo, functional. Forma din eh. At para sa may mga pambina at gusto nang bigyan yung motor na to pero nag-aalangan dahil sa height, eto na. You may use me as a reference. I am 5'10 in height. Sakyan natin tong motor na to. Yan. So hindi mataas ang motor na to mga brother. Masabi natin Asian friendly yung kanyang seat height. Dahil ang motor na to ay mayroong seat height na 783 mm. So very Pinoy friendly. At yung kanyang seat hindi, kumbaga sakto lang lapad. Malapad enough para sa mga katulad ko na malapad din. Pero hindi naman sobrang lapad para mabuka ka at mahirapan in terms of reaching the ground. Feet position, standard. I still have enough space. Hindi siya yung saktong saktuhan lang katulad ng ibang scooters na meron sa market. And I even have that extended footrest. Kasha din pa ako ah, kasi yung iba medyo nakaganan ako eh. No? So at least for this one, kasha-kasha yung pa ako. And the handlebars, malapit sa rider. Tapos upright yung riding position. Ang napansin ko lang mga brother, meron tong konting parang cushion dito na pataas. Sort of a semi-lumbar or back support na adds comfort. Doon, hindi ko lang alam kung nakikita niya eh. Pero napapakita natin sa camera ngayon. Tapos yung angkasa niya, malapad na rin. So when you're traveling, ito yung basically, ito na yung position mo. Tapos may konting sapo ka pa dito. Kahit nag-exaggerate ka, hindi ka masyadong mag-move dun sa motor mo. So that's a good plus factor. At nabanggit na nga natin kanina, pagdating sa features, nakikita ko kasi yung height ng windshield neto is significant enough para ma-deflect yung hangin. Yung iba kasi may windshield pero hindi naman talaga functional. At least ito, okay yan. Although not adjustable yung windshield na yan. In terms of ground clearance, nabanggit na natin kanina na this has, or you can take this to your semi-light trail, tabing ilog, mga hindi sementadong kalsada. Dahil ito naman ay mayroong ground clearance na 135 mm. Hindi masyadong mababa, hindi rin naman masyadong mataas. Tama lang para sa function ng motor na to. So overall, looks like this is very comfortable to ride. Ayan lang. Ang reklamo lang ng marami is sana may gulay board dito. Well, again, that may be a valid point. That may be not. Depende talaga kung paano mo ginagamit ang scooter na to. And isa pa, pagdating naman sa angkas ng mga brad, ang ganda rin. Very functional yung kanyang pillion step dahil instead na hatakin mo, dipindot na lang to. Diba? Parang snap back na lang siya. And then just press it again.
for it to go back to its place. Okay, ha? Dagdag ko lang mga Brad, pagdating sa height ng manibega nito, in relation dun sa hita ko, again, 5'10 in height ako, kapag isasagad natin siya dito, so may tendency talaga na abutin niya yung hita ko dito. So you just have to step out muna. Medyo ilalabas mo yung hita mong ganun para matodo mo. Although hindi ka naman laging totodo ng iko, but you just have to watch out dahil sasabi talaga siya dito, at least for my height, malamang yan, 5'10 and above. Yung iba, maaring hindi naman concerned to kasi mas shorter sila in height. So, nabanggit ko kanina, mukhang magandang dagin to sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So, tingnan natin. Excited ako. Magaan nga rin pala itong motor na to. This is just a little bit over 140 kilograms pagdating ka sa kanyang weight. So, it looks intimidating, it looks malaki, it looks mabigat. But, in reality, magaan lang to and very nimble when it comes to pagsingit-singit natin sa traffic. Komportable. Overall, sa lahat ng sinasabi ko na yun, komportable. Sakyan ng scooter na to at abot ng nakararaming Pilipino. Woo! Enjoy ako And this is our motorcycle feature for the day, mga brother. For the day, ito ang Kimco Dink R150, the newest 150cc scooter sa Pilipinas ngayon. And take note, naka-introductory price. Grabe! Ang presyo nito for a limited time only is only 149,900 pesos. Alam ko after January, aangat na yan to somewhere around 151 and up. So take advantage kung sa tingin nyo, para sa inyo, ang motor na to, grab yours now. Ako, nag-enjoy ako. Marami na ako nahawakan motor, pero nag-enjoy ako. Pero again, nasa inyo pa rin yan at sana nakatulong tong video na to para sa inyo. O paano? Take our next video mga brother, dahil yung ganitong motor talagang dapat dinadaga kung saan saan. Sarap eh! Salut! Pinakabago sa 150cc. Diba? Noong una kasi inahata ko eh. Parang masisira ako pa nga eh. Diba? Ayan. Hala. Yun.